Hello, good afternoon. Tanghali na pala. Ngayon magluluto po tayo ng chicken curry. Okay, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, please like and subscribe my channel. Sundan nyo na lang po ang aking ingredients na nakalagay po dyan sa aking inbox. Okay po. Okay, ito na po mga step by step ang aking luya bawang. Ipa-fried lang muna yan. Then next, another ingredients naman ang sundan natin. Meron din tayong lemongrass para po masarap ang ating mga niluluto. Yan po, medyo nasunog na ang aking bawang. Oh my God. Pero pwede na rin po yan. Mas masarap po yan. Mas nag-enhance ang ating flavor para sa ating chicken curry. Okay, next, ang curry powder. Itos lang natin yan para mas masarap po at lumabas ang flavor ng chicken curry powder. Then next, halu-haluin lang natin siya. Then dagdagan natin according to your taste. Kayo na po ang bahala maglasa ng inyong chicken curry kung saan po nyo gusto, kung marami o konti. Nasa sa inyo po yan. Flavoring lang naman po yan. At nandun po ang lasa ng ating manok pag ating sinahog sa ating chicken curry. Mahalin naman. Ayun na po ang ating mga ingredients. Okay, ang manok. Halo na rin yung pan natin ng baboy. Ayun na ang ating manok at baboy para mas masarap ang ating flavor. Namix na siya, baboy at manok. Okay, enjoy na lang natin ang panonood ng aking YouTube. Okay, mabang hindi pa nagla-like and subscribe, please like na po. Okay, thank you po. Haluhuli lang natin ating mga ingredients hanggang mag-luot ang lasa. Halo lang ng halo hanggang sa manuot ang lasa ng manok doon sa ating powder, chicken powder. Okay, sige lang po, continue lang ang aking paghahalo-halo. Yan po. Yan. Then, lalagyan na natin siya ng tubig. Okay. Ayan na. Sige po. Para may sabaw naman. Kasi kung walang sabaw yan, tulog ng ating manok. Wala siya sabaw dahil kasi nilagyan natin siya ng flavoring ng chicken curry. Okay. Pakula lang natin ng ilang minuto. Then, ay atin nang titignan ang ating manok. Then, lagyan natin siya ng chili pepper. Okay po, yan yung chili pepper. Para masarap. Medyo spicy ng konti siya. Para mas masarap siya. Then, atin yan dadagdan mamaya ng tubig. Kasi medyo nabawasan na yata ang ating sabaw. Masarap yun, medyo sabaw-sabaw pa. Okay, lagyan natin ng bay leaf. Palasa din po yan para masarap. Takpan din natin mamaya. Then, ayan na. Medyo natuyo. Ayan. Diyan na natin ilalagay ang ating tubig. Okay. Kasi medyo masusunog na yata. Ngayon natin, agapan na natin. Lagyan na natin siya ng tubig. Ayan. Para masarap. Ngayon, nakita na natin. Pumasok na yung lasa dun sa manok. Kasi natuyo na siya. So, inabsorb niya na yung mga lasa. Okay. Pakuluan muna natin ulit siya. Ayan. Halo-halo lang ng konti. Mamaya, lagyan natin siya ng vegetable. Lagyan na rin natin ng nor cubes po para masarap. Yan. Kasi po, papadagdag din ang flavor din yan. Ang nor cubes ko po ay pork. Okay, tapos lagyan natin siya ng liquid seasoning. Konti lang naman. Tsaka konting magic sarap po marami. Baka umalat naman ang ating tipla. Okay. Lagyan na natin siya ng gatanga. Yan ay coconut cream. Mas masarap po kasi yung creamy siya. Kesa sa malagnong na gata. Yan, no? Makita niyo naman po. Ito kong binubuhos ang aking gata. Wow! So, nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Kaso, pakuluan pa natin ng konti na lang. Malapit na siya maluto. Pakuluan lang natin ng ilang minuto. Yan. Medyo mag-absorb
absorb lang yung creaminess ng ating coconut milk sa baking, baking talaga. Ano ba yan? Hindi po baking. Curry powder doon sa ating manok. Yan na, sige, halo lang ng konti. Takpan din natin. Natakpan din natin yan. Dinagdag ako na rin uli ng tubig kasi baka mamaya matuyo na naman. Okay? Then, takpan na uli natin siya. Yan. Mamaya, tignan uli natin. Bantayan lang natin lagi kasi mamaya masunog yan. Okay, tingnan natin. Wow! Kumukulo-kulo talaga siya. Di ba? Ang sarap. Tikman-tikman natin. Sarap. Yes, malapit na siyang maluto. Konting halo-halo na lang. Ayan. Sige. Mamaya, gulay naman ilalagay natin. Ayan. Okay, nakita niyo na ako. Talagang pinakulungan muna siya para at least masarap. Kulo lang. Tapos gulay na. Ayan na pong gulay. Okay, lagay na natin ang ating sayote at carrots. Kung ano nang available na gulay na pwede naman para sa chicken curry natin. Pwede na po yan. Kahit wala tayong complete ingredients, okay lang, meron na tayong card sa sayote, pwede na yan. Nadadala na po yan ang ating flavoring ng curry, ng chicken curry. Then, pakuluan din natin ng konti. Dagdagan huli natin ng chili powder. Yan, para medyo spicy pa. Kasi depende naman sa panlasa nyo yan. Kung matatapangan kayo, hindi masyado manghang, so, lagyan pa rin natin ng mga flavoring. So, discarding nyo na po yan sa panlasa nyo. Then after that, timpla-timplahan na lang natin o lasa-lasahan na lang natin. Then takpan uli natin siya para at least maluto naman yung mga gulay. Yan. Sarap, no? Kumukulo-kulo pa talaga siya. Ay, konti na lang. Malapit na siya. Takpan na natin uli para makakain uli tayo mamaya. Yan, no? Okay guys, malapit na siya. Konti na lang. Malapit na. Makakakain na tayo ulit. Sabik na ako kumain. Nagugutom na ako. Ayan na pang aking last cook na. Ayan na. Wow! Takam-takam na siya. Yan na po mga kapatid. Panoorin yung aking YouTube channel. Simple lang po siyang lutuin. Kaya bye! Subscribe na po sa aking channel. Bye!